employees. Unahin natin po yung mga hindi natin pinatrabaho. Halimbawa, yung Dole ngayon nagbibigay ng 5,000 pero hanggang 250,000 lang. So ngayon, ipapaloob na po yung camp na, na ginagawa ng Dole. Magiging 8,000 lahat po ng mga minimum wage earners. So ini-imagine natin na 73% of all families, if you have any of these conditions, one, you're a minimum wage earner, not allowed to go to work. Second, you're a tricycle driver, prevented from plying your route. Jeepney drivers, yung lahat po na hindi natin pinatrabaho. Ang halos 17.9 million Filipinos ng 8,000 for this month para po masustain nila yung kanila pong requirements para sa pagkain. Ang mga priority po ay mga, babasahin ko lang po yung plano, ay mga vendors, tricycle drivers, jeepney drivers. Tapos, doon naman sa kabila po, magbibigay po tayo ng mga hazard pay, lalo-lalo na sa mga pinayagan po magtrabaho habang nandito po itong ating pong threat o peligro. So, para po sa ating mga frontliners, para po yung 9-11 fund for frontliners na meron po na pondo para po, alam ko, pagod na po itong mga itong sa magkatabi ko eh. Yung kanilang mga tao, kailangan na po ng forced preservation. And the only way to preserve that is to provide, is to incentivize their performance, especially out there, na nakaharap po sila talaga sa isang kalaban na walang mukha, na may pangalan lang. So, I think the Congress tomorrow will essentially approve just one sentence, allowing the President to realign almost $275 billion na masabi natin na mamomobilize. And essentially po, ang unang gap, dalawa pong paggagamitan nito. Unang-una, para po masustain ang sinasabi nating quarantine. Lalong-lalo po yung survival ng mga families. Unahin natin po yung mga hindi natin pinatrabaho. Halimbawa, yung Dole ngayon nagbibigay ng 5,000, pero hanggang 250,000 lang. So ngayon, ipapaloob na po yung camp na, na ginagawa ng Dole. Magiging 8,000 lahat po ng mga minimum wage earners. So ini-imagine natin na 73% of all families, if you have any of these conditions, one, you're a minimum wage earner, not allowed to go to work. Second, you're a tricycle driver, prevented from plying your route. Jeepney drivers, yung lahat po na hindi natin pinatrabaho. In quarantine sustain ang tawag kasi pantawid quarantine pantawid family quarantine para mabigyan po ng 8,000 ng 17.9 million Filipinos families out of the 24.6 million. So ibig sabihin yung talagang top 20% lang po hindi bibigyan ng ating Pangulo. So 144 billion yung kakayanin po, plus of course yung mga hazard pay o yung mga sabi natin pong incentives or hazard pay po para sa mga frontliners. And then, mayroon po itong sigurong part 2, eventually, ang part 2 po nito, and syempre, yung bibigyan po natin ng incentive ang mga kumpanya na pag wala na po itong COVID, na resume ng operation, so bibigyan natin sila ng mga negative interest rate loans. Sabi ba, kung ikaw marami kang hindi ka nagtanggal ng trabador, at tapos magkano ba yung pasweldo mo, let's say nagpapasweldo ka ng 100 million a year,